update natin sa bagong ano natin, sa pinalitan natin na bola ng ating Mio Gravis. Bali yung nakaraang video nga pala, gumamit tayo ng 11 grams na fly ball at yung naging performance naman para sa akin okay. Nawala yung pagka-dragging niya. Yung reason kung ba't tayo nagpalit yun ng belt tsaka bola kasi yung dragging nga, madalas tayo dumaan sa Antipolo from Tikling hanggang sa Kabayanan, medyo uphill yan eh. Bali nung hindi pa tayo nagpapalit ng bola guys tsaka ng belt, grabe yung ano niya, yung drag niya minsan kapag galing ka sa hinto, for example nasa stoplight ka, nung hindi pa tayo nagpapalit ng bola tsaka ng belt, ramdam mo yung ano yun, parang yun nga, yung parang tsug-tsug gumagan ganun. So isa sa mga reason yun guys kung bakit binuksan natin yung panggilid, yung crankcase yun, nakita natin na yung belt talagang tear off na, may mga crack na, tapos yung bola natin talagang may mga kanto na. So wag natin hayaan ng ganun kasi maraming pwedeng mangyari kapag hinayaan natin yung mga luma na. Pero ano ba, sulit na kasi naka 58,000 kilometer na yung tinakbo bago tayo nagbalit sa loob ng isang taon mahigit, or 1 year and 6 months na mahigit. Hanggang kasi magto 2 years na yung motor natin this October. Kung mapalit man talaga tayo, stock lang talaga. So yun yung ma-advise ko. Tapos nagpapasalamat nga pala ako kasi halos 2,000 mahigit na yung subscribers natin. Salamat sa support nyo kay Korea Moto Vlog. Sana patuloy nyo pong subaybayan yung mga video natin. Talagang natutuwa ako na talagang kinagagala ko yung pagsuporta niya sa akin. Tapos guys, update na rin natin yung gulong natin sa likod, medyo kalbo na yun. Nakabili na rin tayo ng gulong, bali kay RX yung tatak niya nasa 900 mahigit lang yung bili natin. Yung ginagamit natin gulong na tatak na KST tsaka yung kay RX, subok na subok ko na guys kasi nung simula nung binili natin si ano, si Mio Gravis, nakalagay na stock dyan, alam natin IRC yung 1990 yung size sa likod. Yung binili natin gulong ngayon, yung kay RX, nagkakalaga nga lang siya ng 900, medyo tipid ka na dun. Yan ang mga dapat na i-invest mo kapag meron kang motor, kahit anong motor, preno, clutch lining, mga clutch bell, ayan yung mga dapat paghandaan mo sa mga gagastusin mo in the future sa motor mo. Unang-una yan, yung gulong. Yung mga accessories, parang second priority na lang natin yan. Siyempre, unahin natin yung safety ng driver, safety ng motor. Diba, yun yung number one talaga. Tapos guys, ito na nga rin pala yung update. Yung naging performance ng TTGR na 11 grams na bola. Pagdating sa arangkada, medyo nadagdagan ng konti. So guys, yung naging performance naman ng pinalit natin na 11 grams na bola, swak na swak naman talaga at naging maganda, na wala yung dragging niya. Tapos kanina nagdrive tayo mula sa atin hanggang rito sa Ortigas, medyo may inclined na dinaanan tayo, dumaan tayo sa may diversion road ng Cardona. So smooth naman yung pag-akyat niya, okay na okay, wala yung dragging niya, medyo lumakas ang hatak, pero yung speed niya, hindi ko masasabi na bumilis siya, talagang ano lang, sakto lang talaga, kaya pa naman tumakbo ng 80 kilometer per hour pataas. Siguro kaya rin umabot ng mga 90 pataas, pero siguro hirap na yung makina yun. Hindi ko recommended na gamitin pan racing yung 11 grams kasi hindi talaga siya mabilis, pero yung hatak yan, very good yung 11 grams. Tapos update din sa ating clutch lining, nakakita natin, bali niliha nga natin yun eh, malapit na rin nating palitan yun kasi isa na rin sa mga dahilan yun, magiging dragging yan, aasa tayo na babalik pa rin yung dragging guys kasi sakit na talaga ng mga scooter yan, kahit anong scooter yung dragging. Yung iba dyan ginagawa na remedyo, nagpapalit sila ng mga center spring, clutch spring ng kanilang torque drive, isa sa mga ano yun, ginagawa nilang remedyo yun. Tapos guys, punta naman tayo sa langis. Bali ito yung experience natin sa ano eh, sa langis na ginamit natin sa kay Mio Gravis eh. Simula ng kanyang maintenance, hanggang 2 beses lang ako pumunta sa kasa yung ginamit natin yung warranty card natin. 2 beses lang natin nagamit yun.
Yung una talaga gumagamit tayo ng Yama Lube, yung talagang nire-recommend ng Yama sa ano, sa mga motor, sa mga scooter. Kasi nagkaroon tayo ng isang scooter, yung Suzuki Address nga. Ever since, hindi siya nagbawas ng langis. Kapag nag-change oil tayo, bali yung mga langis na nagamit natin, yun nga, yung Yama Lube, Castrol tayo, nag-Motul, Shell Advance, tapos kicks na ano, fully synthetic. Bali, nagtagal lang ang langis na ginagamit natin dito sa may kick. Sa may kicks, fully synthetic. Yun lang talaga guys. Nagbabawas siya pero hindi ganun kadami. Tapos, naging yung takbo niya smooth. Wala ka masyadong nararamdaman na vibration kapag ginagamit mo. So, siguro, advice ko na lang rin yun. Pero, hindi ko pinopromote yung ano, yung langis na yun. Hindi yun promote guys, ha. Tapos gear oil, kapag mag-change oil kayo ng sa gear oil, kailan alternate nyo na lang para medyo matipid kayo. Kuwari nag-change oil kayo ngayon, isasabay nyo yung gear oil, yung next change oil nyo, kahit hindi muna isabay ang gear oil kasi hindi naman masyadong nasusunog yan, nagiinit lang siya kasi granahe nga, para lang malubricate yung gearbox natin sa likuran na gulong, kaya kailangan din natin palitan yung gear oil. Pagdating sa preno, napalitan na natin parehas yan, yung harap tsaka likod. Yun ang isa sa mga kailangan nyong bantayan lagi, yung preno. Ito, experience ko lang rin, ha. Huwag nyong papabutin sa bakal yung mga brake pad nyo kasi sinasabi ko sa inyo, napakamahal ng rotor disc ng stock ng Mio. Napakamahal kapag original siya. Kasi yung isang motor natin, bali napudpod yung numipis ng numipis yung rotor disc niya. Napudpud siya, tapos pinalitan natin ng replacement. Yung kapit ng brake pad doon sa pinaka rotor disc, hindi masyadong madikit. Parang dumudulas-dulas. Kaya ingatan natin yung original na mga parts ni Yamaha. Sabihin ko na lang rin sa inyo, no? Kasi minsan madalas rin tayo umuwi ng medyo inaabot na ng dilim sa daan. Siguro, kapag nakapag-ipon-ipon tayo, bala kong magpakabit ng mini driving light sa harap, kahit yung simple lang, hindi masyadong malakas kasi talagang napatunayan natin yung headlight talaga ni Mio Gravis. Mahina siya kahit naka ano ka na, high beam, lalo pag umuulan guys, di ba pag umuulan nababasa yung semento yung kalsada, lalo kapag asfalto, nagiging dark masyado yung ano, yung highway nagiging dark, hindi mo masyado maninag kapag may mga lubak-lubak. Kaya siguro talagang kailangan natin magpakabit ng mini driving light. So hanggang dito na muna guys, ha. In-update ko lang kayo dahil sa ginawa natin yung ating panggild nung nakaraan, para sa mga baguhan na balak magpa-maintenance, pumunta kayo sa mga kilala nyong talagang papagkakatiwalaan yung mekaniko. Mas maganda kasi pag-aralan nyo, para ma-diagnose nyo, kaya much better na pag-aralan nyo kayo na mismo ang gumawa para makatipid-tipid lang rin kayo. So hanggang dito na muna guys. Kung nagustuhan mo yung video na to, please don't forget to subscribe, like, and share my video. So hanggang sa muli guys. Korea Moto Vlog po. Ano pong lingkod.